Magandang araw po muli sa iyo kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So ito pong ipinapakita ko sa inyo, yan po yung ating re-resolbahin o re-repairin sa motor na ito. Nagtutulo po ang langis, which is hindi pwedeng baliwalain dahil po langis po yan, pwede pong makompromiso ang ating motor. Ito rin po yung Kawasaki Barago to na nung huling video ko, pinalitan po natin ang engine sprocket dahil naglalagataka na siya. Kulang na ang ngipin. So yun po, kung makikita nyo, malakas po ang tulo niyan. So papalitan po natin yan ng oil seal at o-ring malapit sa engine sprocket. Okay, so nandito na po tayo. Kinalas ko na yung sprocket. Ayan. Laylay na yung kadena. Pagdali niyan eh, pagtanggal niyan eh, hindi mo na kailangan na putulin yung kadena. Iluwagan mo lang ito. Tapos ibaba mo magkabila itong adjuster at ipasok yung gulong. Yan, lalaylay na yung kadena. Tapos, matatanggal mo na yung sprocket. So, ito, obvious na. Ito yung problema kasi makikita nyo, o wag nyo nang pansinin yung patay kong kuko. Yan. Tumatagas na yan yung langis. So hindi na pwedeng baliwalain. So ilagay ko muna yung camera ko sa holder para maganda yung pag-video natin. Sa pagtanggal naman ito ay mga ordinaryong tools lang. So tanggalin muna natin yung pinaka-bushing para maluwag tayo. Ayan. Tapos pwede na nating sikwatin yung oil seal. Ayan. Medyo may katigasan lang. Ayan. So ang long nose na gamit ko rito ay yung long nose na ganyan, ang estilo. Linagyan ko pa nga ito ng tulis para pang ano naman yan sa mga circlip. So natanggal na natin. Ayan. Tapos tatanggalin natin tong o-ring. Ayan. Dali ng flat screw. Ikot. Uy. Yan. So, medyo matigas na siya. So ang gagawin naman natin ngayon, lilinisan naman natin. Gamit tayo ng toothbrush saka gasolina.
nga pala itong barako ko na to ay 4 na taon na. Kung di ako nagkakamali, 2 beses ko na ito, pangalawang beses ko ito ngayon nagpalit nito. Linis-linisan muna natin. So, ibig sabihin, every 2 years, nagpapalit ako. Kasi 4 na taon na to eh. Mahigit kumulang. Yan. Para walang dumi-dumi pagpalit natin ng bagong oil seal. So magtatanong kayo, ano, binubuhusan ko ng gasolina, siyempre papasok yung gas doon sa loob. Well, wala naman problema dahil ako ay magche-change oil din. So ipa-flush rin yung gasolina sa na papasok sa loob, ipa-flush niya rin sa labas dahil sasama rin yan yung gasolina doon sa langis pag change oil. Yan, so mukhang okay na. Pinaka-bushing malinis na rin. Ayan. Set aside natin muna, then para masiguro natin na walang dumi, punasan natin ang malinis na basahan. Kailangan yung groove ng ano ng ihi, yung pinaglalagyan ng o-ring ay malinis din. Yan. So close up. Yan, malinis na malinis na. So bakit nga ba nagkaroon ng leak dyan? Kasi nga po itong o-ring na to ay halos flat na. Yan. Ito po yung bago. Yan, pansinin nyo. Yung nasa kanan, yun yung bago at rubberized pa na rubber, talagang rubberized pa siya, no? Ito parang plastic na ang dating dahil malutong na siya. At pansinin niyo yung laki. Kumbaga, hindi na siya bilog. Ito pit-pit na yung nasa kaliwa, yung luma. Ito yung bago. So, kabit na po natin. Nakaplastada po 'yan dito sa 'yan, kung mapapansin niyo. Ayan, ituturo ko. Ito yung groove. Groove na pinaglalagyan ng o-ring. Ayan. So, ikabit na natin yung bago.
Ayan. Oh, ayan lang natin siyang, ayan, nakaplastada na. Ayan, check. Checking. Ayan. Nakaplastada na siya sa groove. Tapos, saka natin lalagay itong bushing. Ayan, may tanda naman. Ayan. Ayan yung... Ito yung nasa loob. Ito yung nasa labas. So, kumuha muna ako ng langis para malagyan ko ng langis yung o-ring. Ayan, lagyan muna natin ng langis. Para o-ring sa labas? Hmm? Sa loob. Ayan, lagyan din natin itong bushing. Saka natin ipasok. Yan. Pag lumagatok na, ikuti-kuti nyo ng kuti yung ihe. Yan, mararamdaman nyo na silyado na yan. Yan, okay na. Saka naman natin lalagay itong oil seal. Oil seal. May plastada po yan. Yan ang nasa labas. Ito yung nasa loob. Yan. Kung mapapansin nyo yung groove na yan. Yan. Malalim po yan. Tapos ang oil seal, ito lang yung laki nya. So, sikapin po natin na hindi po ito, itong oil seal, papasok doon sa loob. Dahil kapag nasobra nyo ng diin, papasok po yan doon sa loob. So, lagay na natin. Yan. So, yan na, yung plastada. Dahan-dahan lang na tulak. Nyo. Yan, alalay lang. So, yan na po. Pantay na, pantay na. Yan. Konting pasyensya lang. Siyempre kapag mechanic, nag-DIY ka, nagmi-mekaniko ka sa iyong motor, kailangan pasensyoso ka. At lalabas mo yung diskarte mo. Yan. Ganyan na po. Tapos na po tayo. Yan. Ikakabit na natin yung sprocket. Yan. Tapos yung lock. Tornillo. Mm-hmm.
Ganun lang po, simple ang pagpalit ng oil seal at o-ring sa may engine sprocket. So kung ipapagawa mo pa yan sa mekaniko, siyempre magbabayad ka. Pero kung makita mo itong video mo na video natin na ganun lang pala kadali magpalit ng oil seal, so pwede nyo muna ang gawin sa iyong motor. Yan. Kung magkano man ang labor niyan, yung pera na pagkakagastusan sa labor, magagastos mo pa sa ibang bagay. So maraming salamat po. Pagka nagustuhan po ang video, please thumbs up and subscribe. Pakipalo po ako sa aking Facebook page, Man with Jankob Trade. And kita-kits po tayo sa susunod na video. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. God bless.